nga naman. At least for the first time in 4 weeks. Yun na nga. After 4 consecutive weeks ng increases. Yes, tama po. Makakaranas tayo ng rollback mula sa Martes. Bakit po sa 4 na araw na monitoring natin sa international oil market, may rollback po sa presyo ng produktong petrolyo. So sa gasolina po, ang estimate natin base sa 4 na araw, mula 70 centavos hanggang 90 centavos. And then sa diesel, 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos. Pareho po sa kerosene, 1 peso and 1 peso and 15 centavos per liter po ang rollback. Ang liit naman. Alam mo kung magkano ang itinaas ng 4 na sunod-sunod? Magkano? Kulang-kulang 5 piso sa tapos diesel ngayon, at gasolina. Biglang nag-rollback, ilan? Magkano? Wala pang piso sa gasolina. Uh-huh. 1 to 1, 15 yan, Camille. 15. 1 to 150, 1.5. Sa gasolina. Yes. Sana nga, pagkatapos, dahil 4 na beses pataas. O ngayon, mag-roll back. Sana 4 na beses din pababa. Mama Del, di ba? Sana po, magigbilang anghel ka, Ma'am Dodi. Pagsunod-sunod ka ng roll back. Sana nga. Pero bakit po nagkakaroon? Yeah. Bakit? Anong pa, paano yan? Wala naman pong nabago dun sa mga kaguluhan dun sa ibang bansa. Siguro dahil nagiging makakalimutin si Biden, di kaya? Ayan na nga. Ayan na nga. Papalapit na papalapit. Joke lang, joke lang. Sige, Ma'am, go. Mm. Yes, so, ang dahilan po ng pagbaba o tinatay ang pagbaba next week, una po yung data ng inflation data ng China. Mukhang mahina po na sinasabi nila yung parang tinatawag nilang consumer confidence, hindi ganong kalakas. At the same time, maglalabas sila ng parang stimulus measures para i-address po ulit yung demand, tumaas ulit yung demand nila, yung pangangailangan sa produktong petrolyo. Pangalawa po, di po ba, nung nakaraang linggo o nitong July 8 lang, nagkaroon ng hurricane sa United States. Sa kabutihang palad, hindi ganun kalaki yung naging damage. So, nag-recover po ulit yung production nila ng langis na halos na offset po yung sunod-sunod na pagbawas sa kanilang mga inventaryo. At saka lumakas po ang dolyar. So, yun ang 3 main reasons kung bakit makaka-experience tayo ng rollback next week. Ay, pero may kasiguruhan ba yan na masusundan kagaya ng gustong gagawin ni Doris? Sigurado ba yan na masusundan o hindi yan kayang itiyakin? 4 na sunod, Mama. Yes, mukhang hindi kasi kung papansin ninyo, Monday to Wednesday, pababa ang trading. Pero kung kahapon po, tumaas. Sabi nga nila, parang bumalik na naman ang market, ang oil market, nag-focus again sa fundamentals ng supply and demand and then the geopolitical conflict. So, ibig sabihin, may pangyayari kahapon na humatak para tumaas ulit ang presyo. Ah, okay, sige. Salamat po, ma'am. At least good news po. Happy weekend po happy sa inyo, ma'am. Weekend. Happy weekend. Maraming maraming salamat yan po si Ma'am Rudela Romero. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.